Hello guys, magandang hapon Pilipinas. Ngayon, maglalaga ako ng kuryoso ba? Kuryoso. Kasi nung pag-day off ko nung Friday, nakakita ako nung pumunta kami ni Cecil TV Vlog doon sa palengke, bumili kami ng isda, nakakita ako nito. Eh, nung ano pa ako natatakam nito, gusto ko nang lagain. So, hindi ko malaga-laga. Gawa nang nandito yung amo ko. So, ngayon ko siya lalagain. Kaya lang, ang daming sisibol guys. Kaya pinutol ko, nagputol ako. Gusto kong magtanim doon sa nanay ng amo ko. Kasi sa bakuran nila, napakalawak. Dito kasi, pwede naman akong magtanim dyan. Kaya lang, ang kalaban ko dyan, yung kapatid ng amo kong lalaki. Kasi ayaw niya dyan na nagtatanim ako dati. Nagtanim ako dyan ng kamote. Pinabunot niya matapos kong lutuan ng kamuti tap salad. Natikman lang niya ang ako, sabi niya. Nung binigay niya sa akin uli yung plato, sabi niya, next time pag gumawa ka uli, bigyan mo ako. Special pa yun guys ang paggawa ko. Anak ng tipaklong nung naasar. Nagdilig lang ako dito sa ano ko dyan, oh, yung mga halaman ko dyan. Yan yung tanglad ko, oh, yung lemongrass. Tsaka, yan o. Oh. Yan, yung patatas yan o. Oh. Patatas yan guys at saka yan. Yan. Yan lemon grass. Tapos yan oh. Oh. So, nagdilig lang ako dito. Abay, nagalit ang walang hiya. Pinabunot. Take out of your plants. All of your plants. Sabi niya. Take out. You remove. Sabi niya. Kasi yung parang na-ingit siya na ang ano. Talagang madamba. Na ano yung tanim ko doon na kamote. Na pag nag-day off ako noon, nagdadala ako doon kaila ano, kaila Nancy. So, matapos lang siya makatikim nung ginawa kong salad, abay pinabunot. Walang hiya yun. Pinabunot niya yung ano ko, yung tanim ko. So ngayon, ito, maglalaga ako ng ano, ng gabi. Kasi, nung Sabado pa ito, takam na ako nito guys. Kumain, nakakamis ito. Pero yun, itatanim ko yun doon sa nanay ng amo ko. Para within 7 months, makakakain ako. O, diba? So, feel like we are in Philippines. Wow! Nice na naman yun, guys. Pasensya na kung wakid naman yung aking, yung aking English, no? Habang nilalaga ko rin yun, guys, magluluto din ako nitong isdang sinabawa. Sasabawan ko po ito, yung tambakol na malalaki. Ito yung nabili namin ni Cecil doon sa palengke, nung pagpunta namin doon. Pero may natira din akong fresh nito. Ito, kumbaga, nilanda ko. Naulam ko na nito yung apat na slice. Simula kahapon, kagabi, tas kaninang tanghali, ay umaga. So, yun. Ang natira, sasabawang ko, gawa ng mayroon naman akong mabili na alokbati. Nandyan sa rep. So, yun ang i-ano ko. Tas mayroon akong okra. O, diba? Di, napakasarap ng ano. Tas mayroon naman ako ditong tanim na lemongrass. So, hindi ako mahirapan sa pang ano ko, di ba? Pag magsabaw ako. So, ngayon, babalatan ko muna ito para magsalan ko na po siya. Para, ano, kasi parang nagugutom na rin ako, guys. So, ay, lag, ay, matanda. Ay, oh! Wala kasi yung isang casing ng ano. Teka. Baka maano na naman tayo dyan sa ano na yan. Hindi pwede yan. Baka ma. Hindi ko na sana pinagmasdan ang gabi. Kasi ang sarap kumain ng gabi. Nakakamis lalo na yung tabudlo ba guys, no? Yung tabudlo. Sarap.
serap-serap. 130 ito guys sa peso. So, dahil gusto natin kumain, kaya ayun. Eh kung ano nga lang eh, kung medyo malaki-laki pa ang budget, di dinamihan ko na sana. Pero pag tinan ko, pag makadaan kami doon sa cold store, kasi mayroon din naman yan dyan. Minsan kasi maliliit. Maliliit siya, kaya nakakatamad bumili. Kasi ang liit. Ito medyo maganda-ganda. Minsan kamuting kahoy, pag nakakita ako ng kamuting kahoy. Minsan naman, kasi alam naman nila nito, amo ko, nag-ano ako ng kamote. So, ano, binibilhan nila ako ng kamote. Binabalatan ko na guys, para pag kumain ako, hindi ko na kailangan magbalat-balat pa, oy. Diba? Kasi okay din naman ito, kahit balatan mo na. Tapos masarap pa nga nito yung may gata, no? May gata-gata. Yung ano, yung tabudlo. Lagyan mo ng malunggay, tapos may gata, tapos linanda. Wow! Yung mga pagkain na minis natin. Yung saging, saw-saw sa bagoong. Diba? Sabi nga, hadangan ako sin kuan, sin mga mag-upay nga pagkaon. An akon, maski ano pa ito, mga litsyon pa kung ano ito rida. An akon pipiliun, basta may daginamos, maginamos nala ako. Diba? Kasi nakakamis. Didikugin gurot kay bangin ma-disciplina liwat inin akon panggurot ba. Ma kuan na liwat kita sito. Ma kuan kita sa kan lolo. Kuan man ini. Filler man ini nga ako ni kuan ang gamit dire man ko chili, pero di ko lai di ko lai lati ipakita kay matarong manggihapon ini, pwede ini ikabra sa imo no oh. Pagitlo tani mo kuan ani mo agtang sini ang sarap nito guys, ano kung halimbawa mayroon kang ginamos o kaya yung dayok, wow. Yun ang mga pagkain na hinahanap-hanap natin. Mga masasarap na pagkain. Mga simpleng pagkain. Pero yun ang ano, nakakapagpagana. Appetizer, kumbaga. Yun ang appetizer natin. Yung aking alaga, andoon bumaba. Tapos itong kuya na naman, nandiyan sa kwarto, ewan ko kung ano yung pagkain nila. Panghalian, hindi naman ako pwedeng magluto na hindi nila gusto kasi masasayang lang ang effort ko. Hindi naman nila kakainin. So, yun. Kumbaga, bahala na ang buhay. Kakain sila, lulutuan ko kung magsabi, pag hindi, bahala na. Basta ako, mag-ano ako ng para sa akin. Tumutubo. Nako, mukhang isang kainan ko lang ito eh. Ang liliit eh. Walang patatas. Sabayan ko sana ng patatas. Ay, parang mayroon pala dyan. Tingnan ko nga. Sabayan ko ng patatas para ano. Iwain ko lang din yung patatas. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Ang laki ng tubo niya o. Oh. Oh, diba? Ihiwain kita. Para maitanim kita.
dahil pag once na tumubo ka, oh, di, libre na. Mm-hmm. Yun nga lang, kung sakali na umuwi ako ng August, kasi halimbawa maitanim ko ito ngayong itong buwan ng Marso, so kung uuwi ako ng Oktubre, mabuti kung mayroon ng laman ito. Ay, sa bagay, oo, mayroon na. Lalo na dito, guys, yung lupa niya dito is ano, talagang maburubuhangin. Yun ang gustong-gusto ng ganitong mga ano, yung maburubuhangin, nako. Ano nito? Tama-tama, kasi doon sa labas ng bahay, sa likod bahay, ginawaan nila doon ng tent, ng ano, kubo ba? Kubo. Kasi doon sila magtatambay pag iinom ng tsaa. Inayos nila nung Biyernes daw, kasi wala nga ako doon. Tinapos na daw nila. Kasi nung nakaraang Biyernes, hindi natapos kasi yun. So nung Biyernes, kasi wala nga ako doon, pinakita sa akin ng amo kong babae yung picture nung ginawa nilang bahay doon. Maganda kaya? Maganda. So. Show. Mahirap natin ipakita yung ano dito sa ano, sa ano, sabi panghining TV, puro ka ano eh. Marami na rin ito, guys, oh. Mas mabuti pa itong kainin kaysa laging magra-rice. Dahan lang ang apoy nito para ano. Ang apoy. Apoy. Ito ang mahirap dito sa ano eh. Saglit, guys, ha, titingnan ko yung patatas. Tinirang patatas. Patatas. Wala nga, guys, walang patatas. Anak ng tipaklong, itong lababo namin parang swimming pool. Kasi itong amo ko nagkukuripot, hindi tumatawag ng tubiro para ayusin sana ito. Kaya nahihirapan ako na nagbabara siya. Nung pinakita ko sa kanya yung mga kumpul-kumpul na nadumi, na yung nakakaano pagbara, sustuwan-tuwa pa. Tapos sabi, bibilhan ako ng ano yun, liquid susa. Yung pampatunaw sa mga bara-bara, diba? Bawa na, Diyos, hanggang ngayon. Ilang taon nang nagsasabi ako sa kanila ng ganyan. Okay. Next time. Bagay, maraming next time. Maraming next time, guys. Yun na, ang bilis ng ano ko. Makulo na naman siya. So, habang ano, i-ano ko na naman yung aking gagawing ano, sasabawan ko. Uy, may naligaw na isang tangkay ng malongs. Eto, guys, ang nakakatuwa, ang lalaki ng dahon ng alok bati. O, diba?
ang lalaki ng dahon ng harapbati. Ayaw bumaba pa yung tubig eh. Gas na pala. Ito guys, ang sarap sana nitong itanim. Kaya lang, oh, di ba? Ang lalaki ng dahon, oh. Pwedeng pamaypay na. Di ba? Di ba? Mahirap tayong kumanta kasi delikado. Hanggang ganun lang tayo. Diba-diba. Parang amoy gas. Parang nangangamoy gas. Gas. Ano kaya ito guys? Tutubo kaya ito? Dati kasi nagtanim ako dito. Kaya lang hindi naman siya lumago. Nabuhay nga naman. Pero yung dahon niya, ay Diyos kumiyo, marimara. Yung parang ganito lang, kakapiranggot na dahon. Tapos hindi na lumaki. Ay binunot ko na lang. Diyos ko, kakapiraso lang naman pala ito ng ano, dahon. Ubusin ko na yung dalawang tali. Para isang lutuan ko na lang. At least, pwede ko namang ilagay siya sa loob ng ref, diba? Oh, grabe ang lalapad ng dahon, guys, oh. Diba? Pantampos. Pantampos sa tiyan. Sa tiyan, parang magulutong. Ano, alam niyo magkano ito? 10 piso. 10 piso siya. Ilang piraso lang ang laman. Sa atin, magtanim ka lang nito. Maganda magluto doon sa taas ngayon kasi hindi masyadong mahangin. Oh, grabe oh. Parang tabako na to guys. Oh. Parang tabako na kalapad. Sayang ito. Mahirap kasi magtanim dyan sa baba kasi baka masita na naman ako nung ano eh. Ito guys, kasi sayang, 'di ba? Nalanta lang naman siya doon sa ano, di pwede pa 'yan. Kasi sayang din. Ang aking sili. Ang aking sili-sili. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Oh. Aha. Hay. Uy! Diba. Ang sarap kumanta guys habang nagtatrabaho ka ano kaya lang hindi naman din tayo makakanta gawa ng mahirap na. Palanggana.
sa palangga na ilalagay. Bakit ba mahina mga ang apoy eh? Babakit kasi yun eh. Bakit ba? Ang gulo mo ah. Ang dami niya nagsabaw eh. Kumusuka. Ano ka, lasing? Ito, si ito guys, dito, doon sa nanay ng amo ko, pag nagdagawa sila ng saluna, i-ano nila yan, yung ginagawa nila itong, ini-slice ito, tapos, haluan nila ng spinach. Actually, ito, spinach din naman ito, yung alokbate. Vine spinach. Tapos yung kangkong, is a kind of spinach also, but we called it water spinach. So, ito, ang alokbate is vine spinach. Pinahaluan nila yung ano, basta ano yan eh. Mga ilang klase ng dahon yun na hinahalo nila. So, ito, kasi sayang, i-aano ko, hugasan ko. Ay, pusang bala. Oh! Ihalo ko na siya dito kasi sayang. Sayang yung malunggay na kakapiraso. Ayan guys, nakulo-kulo na siya, nakulo-kulo na oh. Hindi ko siya matakpan kasi nagaano yung sumusuka ba yung sabaw. Tapos ayan, nagready na ako ng aking pang tula. So ayan na, nahiwa ko na. Tanglad, sili, at saka konting kamatis. Hindi ako maglalagay ng sibuyas. Ayaw ko ng sibuyas kasi mayroon namang tanglad. Ang gagawin ko guys, para isang bitbitan lang papunta sa taas, titimplahan ko na siya dito. So, tcharan! One, two, three, yan. Tapos, ayan na siya, whatever. Yan, diba? So, ang gagawin ko is, ilalagay ko na yung gulay para pagkulo, diretso na kasi wala akong malapagan doon. Total, mainit naman na tubig na ito. So, ilalagay ko na yung gulay ko parang isang bitbitan lang guys, papunta sa taas. Kasi ang hirap. O, diba? Ang dami kong gulay oh. Dami kong gulay guys. Gulay pa more. Pag kumulo ito guys, so diretso na luto na, 'di ba? Wala nang maraming chebreche pa. Ano na? Kasi ang hirap nga naman magano. Teka, titingnan ko siya. Lalagyan ko siya ng ano? Lalagyan ko siya ng asin at saka ano? Teka, ayaw magano ng aking stand. Lagyan ko na siya ng asin at saka ng bitchin.
Ubusin ko na itong bechin kasi konti na lang naman. Diba? Diba, diba? Kasi bumili naman ako ng magic sarap ng pag-ano ko. Paglabas ko. And then, small amount of salt. And that's it. Siguro okay na to. Bahala na to, guys. Pero bit-biting ko na lang ito. Ito siya kasi pwede naman ibulsa. So, pag kulang yung timpla ng ano, di ito na lang ang dala ko, di ba? So, ngayon, pupunta na ako doon sa taas. At itong aking kumukulo-kulo na aking nilaga. Paano ba ito kahit di ko man siya matakpan? Gawa ng na ano siya? Sumusuka. So, tara na. Punta na tayo doon sa taas. Ayun guys, nakasalang na guys. Ano? Antayin ko na lang na kumulo siya. So, habang inaantay ko na kumulo siya, aayusin ko yung aking snake plant na naman na gagawin. Ibibigay ko doon sa aking cousin sa ICCLE TV vlog. Oh, di ba? Ang ganda niya. Ito guys, ito yung totoong snake plant kasi bilog. Ito parang buntot ito. Parang buntot siya. Ganyan ang talagang snake plant. At ngayon kasi ito mahaba, so puputulin ko siya. O, oh, diba? Diba? Tapos yung ugat niya. O. Oh. Kagabi ko ito, guys. Kinuha doon sa ano? Sa baba. Tapos, lagyan ko na siya ng lupa. Abuhangin. Ito, guys, yung lupa dito. Ganyan siya. Buhangin talaga as in. Yung parang sa binahaan nga ni guys. Ah. Yung doon sa lugar namin, mayroon pong ano na ganito po yung lupa. Mabuhangin siya. Ito po yung maganda doon sa gabi. Sa sinaing na, yung sinaing kong gabi. Ito po siya, maburbuhangin, makakano po ang gabi dito ng maayos. Tapos, ibababa ko po ito doon sa baba mamaya. Para ano, actually may gripo naman dito kaya pwede ko siya malagyan ng tubig. Doon o, yun doon o, sa may sulok doon. O, diba? Ayan na. Mm-hmm. Tapos ito pang isa. Okay. Okay, it's all right. I have her more. Kasi dati guys, yung mga halaman ko na inalis ko nga doon sa ano, dito ko nilagay. Eh hindi ko na sikaso na akyat-akyatin, minsan nakakalimutan ko. Kaya yun. So, ayan. So, it's so cute. Cute, diba? Ang cute niya. Ito, habang inaantay ko yung ano, yung sinabawan kong isda. So, ginawa ko na ito para ano na. Okay. Now, it's done. So, ayan guys, nakulo na siya. So, it's ready to eat na. Kasi nakulo-kulo na siya.
Yummy na guys, yummy na. Okay, I will go down now because I am too much very hungry. Hungry na guys, hungry na. Okay, bababa na ako. Ayan guys, kain na tayo guys. Rice na muna ang kakainin ko sa tanghalian. So mamayang gabi na lang yung nilagang kuryoso ko, yung gabi ko. Mamaya ko na yun kakainin. Kasi medyo matigas pa eh. Hindi ko kasi matakpan dahil sumusuka nga yung ano niya, bula. So mag-rice na muna ako. Tara, kain tayo guys. Hanggang sa muli. See you in my next vlog. Maraming salamat sa laging nanonood sa aking mga video. Sa patuloy na pagsuporta ninyo sa akin. Maraming salamat. God bless. Bye-bye. Please, kung bago lang kayo sa channel ko, subscribe Tilay's channel. Bye-bye.